Nag-apply sa restaurant ang lalaki bilang waiter. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na ang boss pala niya ay ang asawa niyang inilibing niya ilang taon na ang nakakalipas. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Mamahalin Kita Hanggang sa Kabilang Buhay. Ang kwentong ito ay tungkol sa lalaking nagngangalang Ace. Siya ay 21 taong gulang. Lumaki siya sa liblib na probinsya ng Cavite. Ang kanyang mga magulang ay simpleng mga tindero lamang sa palengke. Hindi sapat ang kinikita ng mga ito upang tustusan ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit hanggang high school lang ang natapos niya. Kung papalarin ay gusto sana niyang makapag-aral sa kolehiyo at maging pulis balang araw. Subalit sadyang hindi umaayon sa kanya ang kapalaran dahil kahit anong pagsusumikap niya ay hindi talaga siya nakakakuha ng scholarship. Dahil doon ay tuluyan na niyang nakalimutan ang pangarap na makatungtong sa kolehiyo. Naging kontento na lang siya sa pagtatrabaho sa palengke. Mabuti na lang, andyan ang mga magulang niya upang pagaanin ang loob niya. Isang araw, bumili sa kanya ng gulay ang isang magandang babae. Labis siyang namangha sa kagandahan nito, kaya naglakas loob siyang tanungin ang pangalan nito. Ayon sa babae ay si Lynn ang pangalan nito. Ang buong akala niya ay iyon na ang huli nilang pagkikita. Pero dumalas ang pagbili ng babae sa kanilang pwesto hanggang sa naging suki na niya ito. Magiliw itong makitungo kaya naman hindi siya nahirapan na kaibiganin ito. Lalo pa silang naging malapit sa isa't isa hanggang sa ipinagtapat niya ang paghangang nararamdaman para sa dalaga. Matagal na kitang gusto, Celine. Sana matanggap mo ako kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at isang hamak na tindero lang ako sa palengke. Lakas loob na sabi ni Ace. Sabi ko na nga eh, may gusto ka rin sa akin. Sa totoo lang, matagal na kitang hinihintay na umamin dahil gusto rin kita. Pagsisiwalat ni Celine. Napatalo naman sa tuwa si Ace dahil pareho pala sila ng nararamdaman. Ibig sabihin, sinasagot mo na ako? At nobya na kita? Nagagalak na tanong ni Ace. Oo naman, at mahal na mahal kita. Sambit ni Celine habang hawak ang pisngi ni Ace. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Pangako, mamahalin kita ng sobra. Nakangiting saad ni Ace. Ipinakilala na ni Ace si Celine sa kanyang mga magulang. At naging malugod naman ang naging pagtanggap ng mga ito sa kanyang nobya. Gusto rin sana niyang makilala ang mga magulang ni Celine. Pero nasa Amerika ang buong pamilya nito. Abala raw ito sa trabaho kaya bihira nilang makausap gamit ang telepono. Naging masaya ang kanilang relasyon kahit na magkaiba ang estado nila sa buhay. Galing kasi sa marangyang buhay si Celine. Nakapagtapos ito ng pag-aaral at nagtatrabaho bilang manager ng isang mall. At kalaunan ay niyaya niya na ring magpakasal si Celine. Agad naman itong tinanggap ang alok niyang kasal. Pagkalipas lang ng ilang buwan ay sinimula na nila ang seremonya ng kasal. Hindi iyon magarbo at kakaunti lang ang bisita dahil kaunting pera lang ang naiipon ni Ace. Pero ang mahalaga ay masaya sila. Mahal, pangako ko na aalagaan kita at ituturing kita na parang reyna. Saad ni Ace habang inaakbayan ang asawa. Alam ko yun, mahal, at dahil doon, mas lalo rin kitang mamahalin. Nagagalak na tugon ni Celine. Naging matiwasay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa hanggang sa biyayaan sila ng kambal na anak. Pinangalanan nila iyong China at Chelsea. At dahil doon ay pinatigil na ni Ace si Celine sa pagtatrabaho.
Binuhay niya ang kanyang pamilya sa pagtitinda sa palengke. Ngunit habang tumatagal ay lumalaki na ang kanilang gastusin kaya hindi na sapat ang maliit na kinikita ni Ace. Dahil doon ay kinausap siya ng kanyang asawa na ito na lang ang magtrabaho upang matugunan ang kanilang mga gastusin. Mahal, paano kung bumalik na lang ako sa pagtatrabaho? Total, mas malaki naman yung kinikita ko. Suhestyon ni Celine habang pinapatulog ang mga anak. Pero sinong mag-aalaga sa mga bata kapag ginawa mo yun? Pag-aalala ni Ace. Eh kung itigil mo na lang kaya ang pagtitinda sa palengke, tapos ikaw na lang ang mag-alaga sa mga anak natin. Sambit ni Celine. Noong una, hindi kumbinsido si Ace sa plano nito. Natatakot siya kasi baka pagtawanan siya ng mga kaibigan kapag nalaman ng mga ito ang sitwasyon nilang mag-asawa. Pero batid niya na kailangan nilang maging praktikal sa buhay kaya pumayag na rin siya. Dahil sa malaking kinikita ng asawang si Celine ay natustusan na nila ang pangangailangan ng mga anak nila. Wala siyang pakialam kung pinagtatawanan siya ng maraming tao. Dahil siya ang naiiwan sa bahay, siya ang nagluluto, naglalaba at naglilinis ng bahay. At kahit naman ganoon, masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, hanggang sa tumungtong na ng high school ang kanilang mga anak. Habang nasa hapagkainan sila, ay napansin ni Ace na tahimik ang kanyang mga anak. May problema ba anak? Hindi ba masarap ang luto ko? Masarap naman po. Walang gana na tugon ni China. Iyan naman pala eh. Anong problema? Bakit parang malungkot kayo? Pagtataka ni Ace. Inaasar po kasi kami ng mga kaklase namin na tamad daw po ang tatay namin. Sambit ni China at namuo ang luha sa mga mata nito. Natatawa po sila dahil ikaw ang gumagawa ng mga gawain ng isang nanay. Dagdag pa ni Chelsea. Dahil doon natahimik si Ace. Pero ang sabi po namin sa kanila ay hindi ka tamad dahil inaalagaan mo po kami ng maigi. Sambit naman ni Chelsea. Tama ang sinabi niyo mga anak dahil masipag at mabuting tao ang tatay niyo. Sambit naman ni Celine. Salamat dahil ipinagtatanggal niyo ako. Pero hindi niyo na kailangan gawin yun dahil baka mapaaway pa kayo. Sabi na lang ni Ace saka itinuloy ang pagkain. Tumango naman ang kanyang mga anak bilang tugon. At matapos maghapunan ay nagpa siya ng matulog ang buong pamilya. Isang araw habang pinaghahain ng almusal ang asawang si Celine ay isang pagsubok pala ang gigimbal sa kanila. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Paghiyaw na Celine dahil sa sakit na nadarama. Mahal! Anong nangyayari sa'yo? Halika! Dadalhin kita sa ospital! Natatarantang kinarga ni Ace ang asawa. Nang makarating sa ospital ay agad silang tinulungan ng mga doktor at nurse. Matapos masuri si Celine ay agad siyang kinausap ng masinsina ng doktor. Dok, ano po bang sakit ng asawa ko? Matapang niyang tanong. Tatapatin na kita. May cancer sa matres ang asawa mo at malubhan na ito. Sambit ng doktor. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Ace dahil sa nalaman. At hindi niya kakayanin kapag nawala ang kanyang kabiyak. Dok, gamutin niyo po ang asawa ko. Ibibigay ko kahit magkanong halaga. Mariing saad ni Ace. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Saad naman ang doktor. Agad na sinimulan ang gamutan upang tanggalin ang cancer sa katawan ni Celine. Malaking halaga ang kailangan nila. Mabuti na lang, may ipon silang mag-asawa. Kinailangan din ibenta ni Ace ang kanilang kakaunting ari-arian upang matustusan ang pagpapagamot ng kanyang asawa. Naging napakahirap ng mga sumunod na araw para sa kanya. Subalit pinipilit niyang maging matatag para sa mga anak.
kakatapos lang asikasuhin ng mga doktor si Celine. Maya-maya ay tinawag siya ng isang nurse dahil nais daw siyang makausap ng asawa. Agad naman siyang nagtungo sa kwarto ni Celine upang kausapin ito. Masakit para sa kanya na makitang wala na itong buhok, sobrang payat at namumutla. Subalit pinilit niyang magpakatatag. Mahal, anong kailangan mo? Tanong ni Ace at pinilit niya pang umiti. Mahal, wag mong pababayaan ang mga anak natin, ha? Pangako, kahit nasa kabilang buhay na ako, gagabayan ko pa rin kayo. Saad ni Celine kahit nahihirapan. Oo, mahal. Natigilan si Ace nang mapansin na unti-unting nawawala ng malay si Celine. Agad niyang tinawag ang mga doktor at inasikaso ng mga ito ang asawa. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay diniklara na nila itong patay. Hindi iyon matanggap ni Ace, pero batid niya na wala na siyang magagawa. Maging ang kanyang mga anak ay labis na nalungkot sa nangyari. Ginawa niya ang lahat upang pagaanin ang loob ng mga ito hanggang sa mailibing si Celine. Pero hindi pa doon natatapos ang pagsubok sa buhay niya dahil naubos na ang ipon nilang mag-asawa. Kinakailangan ding lumipat sa pampublikong paaralan ng kanyang mga anak upang makatipid sila. Nag-apply siya sa isang restaurant. Agad naman siyang natanggap bilang waiter. Pero laking gulat niya nang makita kung sinong may-ari nito. Tila isang patay ang nabuhay dahil nakita niya ang mukha ng yumaong asawa. Dahil sa pagkabigla ay natulala siya ng ilang minuto. Maya-maya, naramdaman niya na tinapik siya nito. Uy, kumusta? Baka akala mo ako ang asawa mo. Ako to, si Celia. Ang kakambal ni Celine, nakalimutan mo na ata ako. Nakangiting sabi nito. Dahil doon ay naalala ni Ace na may kakambal nga pala ang yumaong asawa. Minsan niya na rin nakita si Celia noon, pero hindi sila nakapag-usap ng matagal. Celia? Ang akala ko, nasa Amerika ka na. Tanong naman ni Ace. Oo, kakabalik ko lang dito sa Pilipinas at nagtayo ko ng negosyo dito. Tsaka gusto kong dalawin si Celine dahil wala ako nung nilibing siya. Tugon nito. Sige, sabay natin siyang dalawin sa susunod na araw. Sambit naman ni Ace. Iyon lang at bumalik na sila sa pagtatrabaho. Makalipas ng 2 linggong pagtatrabaho sa restaurant ay bigla siyang nilapitan ni Celia. Inabot nito ang isang liham. Ipinadala ni Celine niya nung nasa Amerika pa ako. Nakasaad dyan ang lahat ng mamanahin niyo. Nagaling pa sa mga magulang namin. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Ace nang makumpirma ang nakasulat sa liham. Napaiyak na lang siya sa tuwa dahil hindi na muling maghihirap ang kanyang mga anak. Matapos makuha ang pera ay agad niyang pinabalik sa pribadong eskwelahan ang mga anak at muling pinaranas ang marangyang buhay. Nagtayo rin siya ng mga negosyo upang matiyak ang kanilang kinabukasan. Malaki ang pasasalamat niya sa yumaong asawa. Tama nga ang sinabi nito bago ito mamatay, na kahit sa kabilang buhay ay gagabayan pa rin sila nito. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang, Mamahalin Kita Hanggang sa Kabilang Buhay.